kailangan bautismuan sa kanyang kamatayan at tayo na nalipin na kalakit niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo'y nabuhay ng muli sa mga patay sa pamagitan ng kuwalatian ng Ama ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Yung mga hindi tinupos ni Kristo, hindi kaalit doon sa Iglesia po ng Diyos, sila'y nasa outside, nasa labas. Kung sila po ay mag-re-repent, baptize in the name of Jesus Christ, sinabi po rito, o hindi pa ganito na nangalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuan kay Kristo Jesus ay nanabautismuan sa kanyang kamatayan. Doon lang mapapatay. Hindi nga yung katanay ang hindi. Kinikwento kasi ng yung sulat. Enjoy ang sayo. Pwede kasi ang sulat niya is wala na talaga sa Kristo. So, kinikwento niya na wala na ang lubo na nilin natin. Ibig sabihin, may kasalanan pa rin. Okay? Oo. Last question is, ano ba yung kasalanan nila ngayon? Tapos kung si Jesus. Ito ho ha? Yaman sinabi mo kapatid, kasi ako nalulungkot, meron sinabi tatlong kasalanan eh. Ha? Tatlong kasalanan daw? Kaya nga ka may itatanong ko yan. Pero sa Biblia, ilan ang kasalanan? Sa Biblia ha? Ayon sa Biblia, pasinin po ninyo ako ilan ang kasalanan. Sa aklat ng unang Juan, 5:16. O, ito ang sabi. Unang Juan. Pasigil po ninyo, mga kapatid, ha? Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanan hindi ikamamatay, idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na tungkol sa mga nagkakasala na hindi ikamamatay. May kasalanan ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ano po yung kasalanan? Kasalanan ikamamatay at kasalanan hindi ikamamatay. Alin yung kasalanan hindi ikamamatay? At alin yung kasalanan ikamamatay? Ito. Ilan nyo pansin na muli nyo? Dalawa pa rin to. Aklat ng Santiago sa 4:17. Sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Doon sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginawa, kasalanan sa kanya. E yung hindi nakakaalam, hindi ibinibilang yung kasalanan mo. Kasi hindi nakakaalam yun eh. Saan ibinibili ng kasalanan? Sa nakakaalam ng paggawa ng kasalanan. Ngayon, sabi ko, ano ba yung kasalanan naman na ikamamatay? Totally walang kapatawaran yan. Walang kapatawaran yan. Babasa po ako mga kapatid ko kay Kristo. Dito po sa aklat ng Matthew 12:32 ng Matthew. Ang pahayag po rito ay ganito po ang nasusulat. Ang sabi ay, pero babasahin ko. At ang sino man magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Nalabwa, ang sino pang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya.
kundi sa sanglibutan ito o maging sa darating ay inyong kasalanan na ikamamatay kahit idalangin, hindi itong sinasabi na idalangin, yung kasalanan kong ikamamatay, yung mausunod ka sa Espiritu Santo. Nalaman mo yung Espiritu Santo na sinasabi ng tagapagturong yon ay totoo, pinaunawang ka ng Diyos, totoo yon, lumalaman ka pa rin, yun ay wala kapatawaran. Magkasala na sa lahat ng tao, wag lang sa Espiritu Santo na pamumusok. Amen. Ano ba sana kaya tao? Okay. Wala na ho. Bisita natin ba? Sige po. Pwede? Pwede po. Wala po magtatanong. Okay, salamat po. Kung wala naman po magtatanong, ako naman magtatanong. Mayroon ka magtatanong. Sige po. Okay. May nabasa ako, may kasalanan nga kung hindi ka mamatay. Pero sa prayer grid na ako nabasa sa Bible, na kapag yung kasalanan ay yung maliit na yun, na hindi ka mamatay at puno-puno na, ay nagiging kasalanan na ito mamatay. Gusto, yun ang hinahanap ko ngayon eh. Paano kung may pakita ko sa inyo na yung kasalanan na hindi ka mamatay, may hindi ka mamatay pala pag ito'y lumaki na? Ang tanong ko sa kanya, may narinig ako kanina na may kamatayan, may kasalanan hindi ka mamatay. At may kasalanan hindi ka mamatay, wala kang katawan. Oo, pero halimbawa ako, tinatanong ko siya, kung may pakita akong kasalanan na hindi ka mamatay, may kamamatay pala. Okay. Ito lang gusto ko ano. Yung standing mo may kasalanan na hindi ka mamatay. At merong kasalanan ikaw mamatay na kasulat sa Biblia. Hindi akin yung binasa ko lang. Pero ang tanong ko, kung itong kasalanan hindi ka mamatay, kung lumaki na ba, hindi ba mamatay at ito? Lumaki? Eh, huwag na minta yung lumaki. Pwede ito yung lumaki. Kung paano kung lumaki yung hindi? Eh, sagot ko, huwag na minta yung lumaki. Huwag na ha. Eh, kung gusto nyo kung lumaki, bahala kayo. Mamamatay ka. Kasi ang sagot ko, huwag nyo huwag ng palakihin. Kasi ang kasalanan, kapag pinaglihi, ito'y nanganganap na agad another na kasalanan, lumalaki. So, ibig sabihin ko, yung kasalanan hindi ikaw mamatay, pag ito pala'y lumaki, hindi ikaw matay. Hintay lumaki. Amen. Sana namin na sana pastor, siya naman naman talo. Ako naman magpapano. Huwag ka lumaki. So si pastor ngayon, huwag ko siya, siya magtatayo. Huwag kayo ngayon ang tatayo. Oh, sino ang tatayo para tanungin? Sige na. Ako may nire. Una. Kapatid na sa... O sila, tanong ako pa, sir. Sila, sila. Tatlo. Basta, paborito mo ako. Hindi, alam niyo, mas maganda may kaan eh. Pati yan, ito. Ako lang. Ako lang. Hindi pa ilaw. Hindi na may talo ba? Oo. Hindi na matututo. Basta, gusto ko sa magkalaw. Sige po. Tatlong klase ng buwang uri kasalanan.
Yung uri po, Pastor. Yung uri? Yung bigat ng uri o kasalanan. Okay. Meron ka papapasa dito na tatlong uri kasalanan. Pastor, ito po. Pag pinag-aralan po natin yung kasalanan, pinag-aralan po yung kasalanan. Hindi po, kapatid, parang pinamagtagalan. Kaya ito ko na po. Pinakasulat pa, wala. Pastor, yung tatlong klase, wala. Pero malalaman natin, base doon sa talata, kung anong klase kasalanan yun. Halimbawa, for the wages of sin is death. Okay, pakihintay mo yun. Wala pa sokto, wala ito. Walang salita. Kapatid, okay na. Okay na po sa akin ang sagot ninyo. May tanong pa kayo. Na wala sa Biblia. Pero pastor, ito. Sagutin mo. Sige, sagutin mo lang, kapatid. Tanggap mo, kapatid, wala sa Biblia na kasulat na tatlong uri na kasalanan. Sa'yo lang yun. Pastor, papakita ko. Pastor, hindi. Kalap mo? Hindi. Oh, may nakasulat ba? Bigyan mo ako ng time at paliwanag. Mr. Moderator. Bigyan mo ako ng time at paliwanag. Ito po. Yung kasalanan, pag-chinect mo yung kasalanan, meaning ng sin. Ito po, pag-ilagay mo sis, naka-please lagi. For the wages of sin is death. Anong klase kasalanan to? Ginawa mo ba to o hindi? Kasi pag sinabi natin, ito yung ginawa ng tao. Hindi. Amatiye. Kung the word you said, the Greek word ng sin is amatiya. Ano ibig sabihin ng amatiya? Inherited sin. Ngayon, punta tayo sa 1 John 1:8. Pagkasalanan kasi, hindi pagkasalanan, ito lang yung nagagawang kasalanan. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n lang. Pagkapagbigay ng pagkakang nahulugan agad. 1:8. We confess our sins. Amartya rin. Ano mo? Apple. Ito yung sin. If we have no sin. May kasalanan ka na talaga? Ano yun? Yung ina? So ngayon, kung sasabihin lang natin, wala mo word. Kapatid. Or word. Okay na po sa akin. Pero paso. Okay na. Sorry ko din, huwag natin ilagay yung kung ano yung pagkasabi lang natin. Yun na yun. Hindi po yun. Akin lamang ilinaw po, kapatid. So ako po ay nag-ilinaw. Patay na sa Biblia, kanina, sinagot-tablong uri kasalanan. Apo. Kaya, ibig ko lang malaman. Yung third, Pastor. Ibig ko lang malaman. Ngayon yung sinasabi mo. Third ko yun, Pastor. Oo, ano? Okay. Pero, sa iba naman ko magtatanong. Sige. Alaman. Oo, Valdiri. Si Father Jerry. Maglilinaw lang ito ko mag kapatid na Jerry, ang aking tanong lamang, kapatid na ito. Magulang ba na pinagmulaan ang kasalanan? Sila ba'y nakalam ng mabuti o hindi? Nakalam. Ngayon, nung sinabi sa Roma, si Pudosin, tumagos eh, doon sa pagpasok ng isa na yon, sa sanglibutan ng kasalanan, lahat ba ng mga nangaroroon nakakaalam ng mabuti o hindi? Lahat nakakaalam.
Saan mo mababasa, kapatid, na lahat na alam? Ang kabuti? Oo. Ganyan pa kayo? Mahirapan ako papaliwanag nyo. Okay lang, basta mga dalawang verse lang gagawin. Okay lang po. Genesis chapter 2. Chapter 3 yan tayo. Oh, chapter 2 na lang yung sinabi kay sa atin kay Adam na buding ibig. Buding ibig. Ayun. Panginoon, yung tanong nyo, lahat ba nakalap? Tama ba? Lahat ba? Nung pumasok kasi ang isang tao sa sanglibutan, so doon kumukuha, tumuloy yung kasalanan na pagbabayang. Kaya ang tanong ko, lahat ng binagnan ng pagpasok sa sanglibutan, lahat ba silang nakakaalam ng mabuti? Kaya ni iba na nakaalam ng mabuti. Lahat mo nakakalag ng mabuti, may pinasahan naman. Kaya, Alibarize question. Sorry ah, Alibarize question ka din eh. Kung tinatanong mo ko lahat, lahat sa mga mamay eh. Diba? Sinagot ko na sa kanya lang. Saan nakasulat sa Biblia na yung lahat na talagang na kasalanan eh nakaalam sila ng mabuti? Ay, bahiro din ah. Hindi, lahat daw. Ano, tapos eh, kapag future na yung sinasabi ni Pastor. Yan. Ang sabi mga tao. Oo. May hindi na natin. Kasi lahat naman hindi nakabasa ng Bible eh. So, ganito na lang, Pastor. Kita ipapakita ang mga talata o sa mga talata. Ganito na nga. Ganito na lang. As a very young Pastor, will you forgive me give me another chance? Pasalig si India. Yung question na yan po. Ang mula ako, Pastor. Po. Sa iba naman po. Pwede ko lang basahin po kayo. Pastor, yung sinasabi ni brother ko. Mamaya na ako, Pastor. Kapalit mo kayo po. Kaya. Sige. Kapatid, medyo dumikit na po yung bibig ng kapatid na Francis. Ay, tatapusin na. Walang ginapag na tanong. Okay na po. Actually, mayroon saan na ako sa tabi ang mga okay lang, isa lang. Sige. Sige, mag-sulit mo na po sa tabi. Okay, thank you. Sige, sana. Sana, sumunod na rin. Okay, God bless you, brother and sister. Alam, dalag nyo ang kapayapaan. Sige, kayo nakapag-book. Sige na po. Okay. Okay, may utang ako. Ano na may utang ako kay Pastor Isa. Okay, saya kayo na ito ko na. Tatanong ko sana sa Pastor kay Madam Regine. Pastor, okay lang ba kung babasahin ko lang kung tiba nilitan? Matilin na, tayo muna po. Lumapit na po sa akin sa Brother Francis. Babasahin ko lang. Kung napayag si Brother Francis. Ay, si Brother Francis. Okay. Ito ay future na nakita ko. Sabi dito sa Bible sa Genesis chapter 3 verse 22. Sabi niya, sinabi ng Panginoon Diyos, narito ang tao
naging parang isa sa ating nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon, sabi, nakakilala ng mabuti at masama. So may pinapakita dito ang Diyos, yung tao'y may future na sa ating hanggang ngayon, ayaw man natin isipin na hindi, alam natin ng mabuti at masama kahit yung ita. So, ito yung sinasabi dito sa Genesis chapter 3 and verse 22. May past tense at present tense na pinapakita na nalalaman talaga ng tao na ang mabuti at masama. Lahat ba? Hindi yun ang pangahangin. Tao yung plural yun. Tao yung plural yun. Parang gusto ko magtanong din.